Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang sinimulan ng Senado at Kamara ngayong araw, November 30, ang Bicameral Conference Committee meeting para sa proposed 5.768 trillion pesos na national budget para sa taong 2024. 15 senador at 12 kongresista ang dumalo sa pagpupulong na pinangunahan ni Senator Sonny Anggara, ang chairman ng Senate Finance Committee. Sa kanyang opening statement, binigyang diin ito ang kahalagahan na magampanan nila ng mahusay ang kanilang tungkuli. Tinawagan naman ng pansin ni House Committee on Appropriations Chairman Representative Elizalde Co ang parehong panig na i-deliberate ang proposed national budget ng may spirit of unity, ng may paggabay sa principles of transparency, accountability at unwavering pursuit of the common good, at pagsasantabi sa pagkakaiba para matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan. Sa panayam naman sa sidelines ng meeting, sinabi ni Anggara na hindi na gaano na pagdiskusyonan ang proposal na ibaba ang 4.38 billion proposed budget ng Office of the President dahil umano sa mga hamong kinakailangan panglutasin ng Administrasyong Marcos. Naniniwala rin ito na hindi na mapagbibigyan pa ang hiling na confidential fund ng civilian government agencies sa pinal na bersyon ng budget bill, maliban sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Plano ng mga miyembro ng BICAM na matapos ang deliberasyon sa General Appropriations Bill for Fiscal Year 2024 sa lalong madaling panahon, nang maratipika ang final version bago ang Christmas break ng Kongreso. Nag-issue ng direktiba ang Philippine Coast Guard o PCG sa lahat ng unit ng Southern Tagalog District na itaas ang coastal surveillance, dagdaga ng pagkapatrolya, mas pabutihin pa ang komunikasyon at koordinasyon. Ibinaba ni CG Commodore Jeronimo Tobilla ang kautusan dahil sa pagdami ng mga nawawalang mangingisda na umabot sa 6 nito lamang buwan ng Nobyembre sa area of coverage ng Southern Tagalog. Unang nawala si Willie Miranda noong November 14 sa baybayin ng Patnanungan at Polillo Island sa Quezon, ngunit natagpuan at nasa ligtas namang kalagayan noong November 16 sa Cagbalete Island at pansamantalang nanuluyan sa kanyang kapatid. Si Ritziap na nawala November 18 pa na pumalaot sa barangay San Jose Rojas Oriental Mindoro at magpahanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Gayun rin si Joseph Halos, 42 years old at residente ng barangay Bulaklakan sa bayan ng Gloria na pumalaot naman noong November 24 at hindi pa bumabali. Sina Rene Boy Alva at Jovinal Gamitin na itinawag na nawawala rin matapos maglayag sa Humalig, Quezon ay pareho namang natagpuang ligtas. Dahil sa malalakas na alon, minabutin muna nilang makisilong pansamantala sa bahay ng isang residente sa barangay Gordon, Alaba. November 25 naman na magpaalam si Sunny Frias, 47 years old na residente ng Sitio Morenteville, barangay Wawa Oriental, Mindoro, na mangingisda sa katubigan ng barangay Lumambayan, Pinamalaya. Natagpuan ng ibang mga mangingisda ang kanyang bangka ng gabiring iyon, subalit hindi si Frias. Nagpapatuloy ang paghahanap sa tatlong mangingisda. Napanatili ng Pilipinas ang BBB Plus Long-Term at A2 Short-Term Sovereign Credit Ratings sa S&P Global na ayon sa gobyerno, katibayan na kumpiyansa ang mga investor sa ekonomiya ng bansa. Saad ng Department of Finance, inaasahan ng naturang credit rater na mananatiling above average ang economic growth ng Pilipinas dahil sa mga proyektong pang-imprastruktura ng gobyerno at ang mas mahigpit na regulasyon sa pangongolekta ng buwis. Ang BBB Plus credit rating ay nangangahulugan na mayroong isang stable entity ang bansa at may kapasidad na magawa ang lahat ng financial commitments nito. Pag mas mataas ang rating ng isang bansa, mas mura ring makakakuha ito ng mga utang. Ayon sa S&P Global, kanilang nakikita na mame-maintain ng Pilipinas ang healthy growth rates nito at mas magiging maganda ang fiscal performance ng bansa sa susunod na 24 months. Para sa Kidlat News Update, Renzel Nun, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.